What makes a legend? How does ordinary become extraordinary? How can I be legendary? Welcome to Legends Only. Catherine Rosales Garcia Molina was born on November 28, 1971. She is an award-winning film and television director with over 26 movies under her belt. Direct Kathy made iconic pop culture films like One More Chance and A Very Special Love, and holds the record for the two highest-grossing Filipino films of all time, The House of Us and Hello, Love, Goodbye. Direk Kathy is a loving mother to her two children. How did Kathy Garcia Molina become Kathy Garcia Molina? Let's find out here on Legends Only. Welcome to Legends Only, Direk Kathy Garcia Molina. Thank you, thank you. Talaga bang sigurado kang ako ang gusto mo dito sa title mong yan? Yes, Direk! Legend, di ba alamat? Isa kang alamat. Yun na nga! Mula ngayon, lagi ka sa tabi ko, ha? Nakikita ko nakadikit. Ito, want to move. Ito, nakahiga. Ano ba? Wala kang sinunod sa inutos ko. Ba't hindi na ikaw mag-direct ako mag-wardrobe? I love you, boys. Ito na, Direk. We want to get to know a bit of your story. How did Kathy Garcia Molina become Kathy Garcia Molina? And the CGM kasi we see now, very passionate, very strong-willed, very tough. So I wanted to go back to you in your teens and 20s. What were you like? Were you already this, like, a strong-willed? Maybe, yes. Maybe strong-willed, yes. No, I must say. Kasi I'm the bunso, family of nine. 4 to 5 siblings are old enough to be my parents. So I practically grew up on my own dahil ang sinundan ko is 6 years older, and then yung sumunod sa kanya is 10 years older than me, and so on and so forth. No? So malayo yung gap. When I went to elementary, I remember I was grade 1 and my sister was grade 6. And I was like, graduate ka na. Ako yung mag-isa 5 taon dito habang siya will go to high school. Siguro dun lumabas yung need, no? To take care of myself. Pero subconsciously, of course, I knew rin that they couldn't bully me. Yun, natatandaan ko yun, alam ko yun. Tapos masungit daw ako, matapang daw ako. Siko talaga ba? Hindi ko alam, kunwari, charot. Hindi ako aware, no? Mm-hmm. Nakabili ang tatay ko ng lupa sa Mindoro, Occidental Mindoro. So sabi ng nanay ko, ituloy natin because that's what your father wanted. I spent 2 years in Occidental Mindoro trying to find... Nag-isipan ko kasi kung sasabihin ko sa'yo o hindi. Sige na nga. Anyway, when my father died, they told me one of the reasons why he did was because of me. Because I graduated 11th in the class. And my sisters and brothers were all valedictorian. So it was like I was a letdown to my father. And I would always cry and say sorry to my father. And I promised my father that I would study and, you know, make it to the top. I wanted to be number one. But then, hindi siguro talaga ako ganun katalino. Hindi ako napunta dun sa tinatawag na science class. Pero sa section 1 ako. But there is a higher section kasi. And yet, hindi pa rin ako naging number one. Hanggang number 2 lang ang the best na nagawa ko. Tapos isang grading lang yata. And then, talagang hanggang number 3 lang ako. But then again, okay na rin. May number 3 pa rin. Kumbaga, hindi na number 11. Kung graduate ako ng high school, ganun pa din. So, hindi pa rin ako nag-number 1, ganyan. Pero siguro, tinanggap ko na sa sarili ko na hindi talaga ako matalino. Pero ako, kahit ganito ako, na parang sabi niyo, strong-willed, wala naman akong sariling decision. I always had to ask my sisters. And whatever they say, yun yung sinusunod ko. Pati college, anong kukunin ko, may hand yung sinundan ko. Sunod din ako sa UST. Siguro talagang education was not for me. Nararamdaman ko, hindi na ako happy. Sabi ko, ate, lipat na ako. Sabi niya, sige. Lipat ka sa mass comm that year after. Unfortunately, no shifties allowed. Lumipat ako ng UP. Fortunately, pumasok yung average ko sa requirement ng UP. Pero pagdating doon, at the time, ang sikat computer science. Yun daw ang may pera. Hindi naman talaga ako magaling sa ganyan. Science pa. Sa ko, no, quota course pa. So, may nakita ko, sabi ko, sige, mass comm na din lang, di ba? Tapos doon sa mass comm, pagdating sa registrars, ko ng form, anong major mo, sabi niya. Hindi ko alam may major eh. Tiningnan ko,
May apat na boxes na ititik. Isa doon, ititik mo. So, nakalagay, broadcasting. Tanggap ko sa sarili ko, hindi ako pang on-cam. Journalism. Naku, ang tatay ko lang naniniwala that I could be a good journalist. Sabi niya eh, alam ko hindi ako magaling magsulat. Communication research. Naku, ayoko nagbabasa at nagre-research. Isa yung natira. Film. Yun lang yung chinekan ko. Dahil hindi na natanggap yung lahat ng grades ko sa USD, I had to do another year talaga. So yung first, puro GE subjects, okay naman ako. Tapos ayan na, nung second year, syempre ayan na, pumapasok na ang ano, major subjects. Okay lang. Di naman ako excited. Feeling ko yung tinuturo nasa libro din. Di nila natititilate, alam mo yung enthusiasm ko at love for it siguro. Hanggang nakilala ko si Direk Marilu Diaz Abaya. Siya ang instructor namin sa film directing. That's when it all began. The love for editing, the amazement of how a picture can stand for a word, a phrase, or a sentence, no? Parang dun yun talagang, oy, ang husay! May ganun ako. And then another, the late Hami Soto. Naku, dalawang late na pala sila. Dalawang subjects yun at parang nagkaroon ako ng, wow, gusto ko to. During that time, I was one of the students lang talaga. Akin, maitawid lang. Maitawid ang pag-aaral na to. Kasi yun ang, syempre, rule ko lang sa sarili ko. Ang huwag akong bumagsak. Pasasalamat ko na lang yun sa mga kapatid ko nagpapaaral sa akin. So wala ako nung gigil talaga na maging director. Hindi ko alam, ba't ako naging director? Direk, I'm curious. Kasi you made kwento nga, growing up, with your mom, with your dad, with your siblings. Parang you mentioned kanina na the final say, meron silang say talaga. When was the time that you felt, ah, kaya kong to stand on my own two feet? Ang galing mo. No, kasi yun talaga, there was a point, no? So after third year college, I started doing extra jobs. Working student. So, nag-dubber ako. Dubber? Sa Batibot. Yeah. Oo. Translator. Gumagawa ng script para sabay sa buka ng bibig. So, yun yung mga unang racket ko, which actually was my pride also, no? Because during my fourth year, halos hindi na ako pinaaral ng mga kapatid ko. I was sustaining? Except for the thesis kasi sobrang mahal na umabot ako at that time 10,000. Imagine mo ang 10,000 at that time. That was 1992. So alam ko mabigat sa mga kapatid ko yon. So pinakatulong ko na rin sa kanila, hindi na nila ako gastos ng iba. Lumaki lang talaga ako na ang tatay ko wala ng trabaho. Ang nanay ko also was a housewife. Alam ko, pinapaaral ako ng mga kapatid ko. So I know I was indebted to them and I knew hindi ako pwede talagang magsira sa pag-aaral. Parang ang kapal na mukha ko if I did. Basta sabi ko, tatapusin ko pag-aaral ko. And once I graduated, you know, they were happy. Ako din happy. Ako sa sarili ko na nakatapos ako. I told myself, okay, graduate na ako. Now this is my life. I'm gonna run my life. At nangako ako sa mga kapatid ko, don't worry, I will never blame anyone for my misfortunes or anything. Basta, from now on, ako masusunod sa anong gagawin ko sa buhay ko. Major. So major, Direk. To the bosses, this is what I am proud. We never make films. We just don't make films. We create family. We make family and we just don't create the story that you watch. We create our own stories, stories of friendship and love. One of the things, Direk, na meron ka that I want to know is, time and time again, you have broken box office records, right? And even parang exceeded yung mga expectation ng mga viewing public. So how do you see achievements? And by this I mean, when you do a film that breaks a record, for example, what's the mindset in doing the next film and the next? Isa sa hindi ko inilalagay sa isip ko when I do film is the monetary conversion of, kumbaga, yung success ng pelikula. Malaki ang naitulong sa akin ni Direk Marilu Diaz Abaya. Sa Kapatiyang Awards, lagi niya sa akin sinasabi, ang awards, ilang tao lang ang bumoboto niyan para maibigay sa'yo. Ang manonood, million yan na nagsasabi kung talagang maganda yung pelikula mo o hindi. Sabi niya sa akin, the true gauge of a movie success is by the number of hearts you touched. And I kept it in my heart and I know, oo nga no, in the first place, bakit ba ako nagdidirect? I am directing because I want to tell stories. And who are the stories for? Hindi naman sa critics. I never did films for them.
I do films for the audience kasi sila yung talagang manonood at magbabayad para mapanood yung pelikula ko. And every time I get letters from all over the world, mostly matatanda, they will tell me that, you know, they're sick, and every time they watch my films, nakakatulong, nakakagaan ng pakiramdam nila. Or after one more chance, I would bump into people and they will say, Direk, alam mo ba, nagbalikan kami dahil sa pelikula mo. You know, things like that. These are the gifts I will never be able to buy. Ito yun. Ito yung sinasabi ni Direk Marilu. And then, di ba, maraming beses na gusto ko nang tumigil kasi napapabayaan ko ang mga anak ko. And lagi nilang sinasabi sa akin, Direk, marami ka rin naman taong napapasaya. I think that was the reason why I stayed on. And continued to make films. Pag nabibreak ng pelikula ko rin, ang lumang pelikula ko, ang totoo, ano to ha, with all humility ha, baka sabihin nyo ang yabang ko, pero hindi kasi ko doon nakatingin. I mean, thankful, of course. Nagbibilangan na, nagsasabi, Direk, mas malakas to, dan ganyan. Nanginginig kami nila, Miko, will it fare well, ganyan-ganyan. Siyempre, gusto mo yun, lalo na para sa mga artista mo, para sa lahat na nagtrabaho for your movie. But for myself, ang mas inihintay ko, yung sasabihin at ite-text nila sa akin every after film. Every after premiere night, I would be waiting for the text messages of people who watched, and especially the my friends who will not lie to me. Hindi bibilogin ng ulo ko at sasabihin, ang ganda, kahit hindi. Ito, inaantay ko lagi, text ni Olivia Lamasan, nila Tita Malu. Kasi ramdam na ramdam ko naman pag hindi ni sila nagagandahan eh. Ang sasabihin na sa'yo, congratulations, Kathy. Good movie. Ah, pag yun na ang text sa'yo, alam mo na, you did not do well. Kasi walang superlative. Ang lagi kong tanong, bakit nila papanoorin ang pelikula ko this time? Ano ang iba sa pelikulang to sa mga nagawa ko before? Bakit sila magbabayad uli? Yun yung kailangan lagi naming nasasagot ng mga writers. What's the worth of this story again? Andun lang ako kasi hindi ko talaga pinupuntahan yung numbers. Hindi ko sinasabing, halika gawa tayong blockbuster. No, hindi ko kaya. Unang-una, pag nabigo, ikabibiyak ng puso ko. So ako dun lang ako sa ano, what will make them come to the movies and pay and watch. Yeah. Grabe. Okay, Direk. I wanted to end with this because I read an interview of yours for Metro, and one of the quotes na binida nila talaga is, lumaki akong walang dream. You said that and you touched a bit of it earlier. So for everyone who is watching this and they are still looking for what they are meant to do and the path they're meant to take, anong advice mo, Direk? Well, iba-iba kasi ang tao, no? There are people who already know what they want in life, but not necessarily rin naman na tama yung gusto nila. Sometimes when they get there, they realize, oh, hindi pala ito. And that's all right. And I remember also, during my high school days, pag tinatanong talaga ako, ano ang gusto kong maging, ang sagot ko, housewife and a mother to my kids. Yan lang talaga ang nag-iisang gusto ko. Na if not for the pandemia, I would never have reached. But malaki rin ang kinalaman kasi dun sa ano ba ang success sa'yo. Siguro may kinalaman to dun sa sinayo kasi saan ka ba nakatingin. Kasi one thing that I have learned is never compare your success with others. Hindi komot, yun yung success niya, kailangan yun ka rin. Without you knowing, maybe you already are successful. Huwag mong tingnan, may sarili tayo eh. Saan tayo nakatingin? Ano ang gusto natin maging? Ano ang gusto mong puntahan? Saan ka masaya? Pag narating mo yon, then you already are successful. Kasi monetary ba ang basis mo ng success? Fame? Saan? So sabihin ba natin na yung mga kargador natin sa pier, hindi successful? Yun bang mga karpintero, hindi successful? Kaya kung ikukumpara mo sa naabot ng iba, yes, maybe. But to them, baka successful sila. So it's always important knowing saan ka masaya. Maybe hindi mo pa alam o sigurado ko anong gusto mong maging, but alam mo naman sa puso mo saan ka sumasaya eh. Then at least doon, para you can have your little successes. Kasi I know, dream big. I like that. Sabi ko nga sa'yo, di ba, nung gusto ko maging number one, di ko narating. Pero hindi mo ako nakita sa 11 din uli. I was neither there nor the first. I was there somewhere in the first few ranks. And that wasn't bad. One story, isi-share ko na lang, na senior sa akin ni Direk Olive. Kasi there was a time in my directing life that I thought I wasn't cut for this. Ito yung once a year ako nagkaka-MMK. Wala akong directorial. Lahat ng juniors ko, nakakapag-direct namin sarili ng soap. Ako wala. Nag-80 uli ako. I started to lose hope and dasal ako. Sabi ko, Lord,
hindi yata ako para dito. So, nag-decide ako at yung late husband ko na mag-migrate na lang sa New Zealand. Sabi ni inang sa akin, anak, halika, sabi niya. Never compare your success with others. Sabi niya, trabaho ka lang, kung trabaho, subsub mo sarili mo sa trabaho mo, gawa ka lang ng gawa. Isang araw, pagtingin mo sa harap mo, wala sila doon. Pagtingin mo sa gilid, wala rin sila doon. Paglingon mo, ang layo mo na pala sa kanila. And that's what I did. And true enough, paglingon ko, kailan ko lang to na-realize eh, a few years ago. Oo nga no, yung mga kinaiingitan ko before, meron silang time to shine nila. Okay lang, hayaan mo lang sila, trabaho ka lang. One day you will have your own. One day paglingon mo, ang layo na pala ng narating mo. Kasi imbis na katsang ka ng katsang, kakakompare ng sarili mo sa iba, trabaho ka ng trabaho, di mo alam, zhung, umariba ka na pala. So powerful. Direk, Kathy, maraming salamat. I am so inspired. Thank you. Thank you for all that you do. Salamat, Direk. Thank you. Sana nabigyan ko ng justice yung title mong yan. Oh, wala, Direk. Isa kang alamat.